Welcome back po guys sa aking channel. At alam ko po kung bakit ka narito guys. Kung bakit po kayo narito, para matuto po na gumuhit. Para matuto kung paano mapaganda yung pagdodrawing o yung pagpo-portrait. Halimbawa, itong mukha, ipo-portrait po natin para malinis siyang tingnan, maayos, at parang totoo na talaga. So guys, ituturo ko po sa inyo yung basic, yung mga ginagawa ko base sa aking karanasan. At kaway-kaway naman po dyan sa mga kabataan na mahilig po sa pagdodrawing. At ngayon, bago tayo magsimula, sana'y huwag nyo pong kalimutang i-like, subscribe, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Ngayon, umpisahan na po natin. Ngayon guys, umpisahan ko na pong ituro sa inyo kung paano po ba mag-portrait. Ngayon guys, meron po tayong gagamitin na application. So ibig sabihin, magda-download po tayo ng application na gagamitin natin. Ang tawag po dito ay Drawing Grid. Yun po guys. Kaya ida-download po natin iyon para meron po tayong gamitin sa pagdodrawing. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung akin ang nagawa guys. Ito po yun. Yan ito po guys. Para maging pantay-pantay yung ating paggawa, merong sukat po iyan. Gagawa po tayo ng bar at merong number para wag tayong malito kung saan po banda yung ilong, yung bibig, yung mata, tsaka yung ulo, tsaka yung buhok. Ganun po guys sa pagpo-portrait para mas lalong gumanda yung ating pag-drawing. Kasi meron po siyang sukat eh. Hindi tayo magkakamali guys. Kaya yun po. At ituturo ko din po sa inyo kung paano gamitin yung drawing grid. So, iano ko po sa aking screen. At sana'y sabayan nyo po guys. Tara, umpisa na po natin. Mga kaibigan, umpisan ko na po yung pagtuturo. Ngayon, pupunta po tayo sa ating Play Store. Pipili po tayo ng drawing grid natin na gagamitin. I-search ko po yung drawing grid guys. Drawing grid. Ito po, search ko na po. Lumabas po dito yung Drawing Grid Maker, Drawing Grid for the Artist. Pipili lang po kayo dito guys kung ano po yung gusto nyo. Marami po ito. Yan guys, magda-download po kayo, i-install nyo po sa inyong cellphone. Ngayon, ang akin pong dinownload guys, ito pong Kio. Ganyan. Ito po. Yan po guys, wala pa po siyang laman. So, ang gagawin po natin, pupunta po tayo dito sa folder. Pipili po tayo sa orientation kung vertical o horizontal. Yan po. Piliin ko po yung vertical. At pipili din po kayo ng paper size guys. A4, A5 hanggang 0 po. Yan po guys. Kung gusto nyo naman, custom. Kayo yung gagawa po ng kung anong size yung pipili nyo guys. Yung ilalagay nyo. Ngayon, pupunta po tayo sa ating folder. Bubuksan po natin. At punta po tayo sa gallery. Yan. Pili po tayo dito guys. So, ang pipiliin ko po ay itong sample lang. Ito po guys. Ika-crop po natin yung mukha. Yan po guys. Crop. Yan guys. Tapos, yung show label niya, check lang po natin yan. I-check natin yung show label. Tsaka yung show grid. Ito po yung guhit guys. So, yung guhit niya, pino siya guys. Kaya, pupunta po tayo dito sa ating menu. At, yung size cell o size 1 cell,
lalagyan po natin ng mataas. Halimbawa, 25 po para umiksi yan. Ito na po. Yan na po siya pino. Yan po, yung shoe level, ito po yung number. Pag inalis mo yan, wala yung number. Pag chinek mo, nandyan naman yung number. Yung shoe grade, ito po yung linya niya, yung sukat, guys. Ito po. At pipili din po kayo ng effect. Kung gusto nyo po na black and white, o normal, or outline. Pwede po natin gamitin yan, guys, black and white. Kasi pag tayo mag-shading, alam po natin kung alin po yung darkness, tsaka yung medyo ano lang po, mapusyaw, guys. Kung stroke naman, guys, ito pong kulay ng ano po natin, yung panukat, yung linya, yung line po niya, kung gaano po kalaki. Yan, pipili po tayo dito. One yung pinili ko. Kaya yan po, ganyan ka, ano po yung kulay niya, katingkad. At, get color pixel. Ganyan po, yung kulay. Yan po, guys. Brightness and contact. Ano lang po tayo. So, dito po tayo pupunta sa brightness. Yan. Huwag masyadong maliwanag. Tapos, less image. Sa model collection, ito na po. Yan lang po, guys. Yan ang ating gagawin. Yan. So, nakapili na po tayo, guys. Ano? Ngayon, sa pagdodrawing po natin, guys, kung saan po yung sukat niya, yung buhok niya, yung mata niya, doon nyo po siya ilalagay. Halimbawa, 6, yung mata. Dito nyo po itatapat yung guhit nyo, yung mata, guys. Ganun po yun. Tsaka yung bibig niya nasa pagitan po ng 5 tsaka 6. Kaya madali pong ma-drawing natin dahil meron po siyang sukat, guys. Yan po yung madaling paraan para mapaganda po natin yung ating paggawa. Kaya napakadali lang po na tayo'y mag-drawing o gumuhit, mag-portrait tayo, na mas maganda pong tingnan. Yan po, guys. Sana meron po kayong natutunan sa pagtuturo ko pong ito. Yan po, guys, ang unang bahagi ng ating pag-aaral about po sa pagdodrawing. Ngayon po, muli pong gagawa po ako ng ikalawang bahagi nito o part 2 na kung paano naman mag-shading. Ano ba yung lapis na ginagamit ko para mas maging maganda po yung ating pagguhit, guys. Ano bang mga lapis yung pwede natin gamitin? Ano ba yung papel na ating gagamitin, guys? Yun po. Kaya sana'y huwag po kayong magsawa sa panonood sa aking mga videos. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, sana'y huwag nyo pong kalimutang i-click, subscribe, and please don't forget the click bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Maraming maraming salamat po.